set up in heaven. May the faithfulness be sung to all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. They continue this day according to thy ordinances, for all are thy servants. Unless thy law had been my delights, I should then have perished in my affliction. Do not forget thy precepts, for with them thou hast taken me. I am thine, save me, for I have sought thy precepts. The wicked have waited for me to destroy me, but I will consider thy testimonies. I have seen an end of all perfection, but thy commandment is exceeding growth. Patuloy namin paano ay mahalin sa salita, Panginoon, napakaraming magpulot, Panginoon, na salita, specific yung mga bagay, patay pray na mahalin namin ito, Lord, para maraming nagawa. Thank you, Panginoon, pakinggan, paralin, alamin, kung sabihin, at ay Panginoon, so we pray, we pray. Jesus, we pray. Amen. Amen. Bako na po ulit, huwag ang rapat ko. Maraming pala. Buti natin ito ng mga ano po ha, hanggang hapon, eh. Mga 35 minutes 40. Ano nga buti natin. Again, iba yung part ng ating series sa Psalm 119, Loving the Word of God. So, gusto tayo ng anniversary, 4th anniversary. Yung series natin, isa napaganda nga. Lahat po dito, may ibig sabihin po yan. At lalo po napaliwanag na tama, no? So, my soul fainteth for thy salvation, but I hope in thy word. Nalaman ang maraming faint. Kanina, no? Fainteth. Parang ganun din. Umapalya na. Okay? Eh, bakit my soul? Kasi nga po, yung iba pong tao ay kala mo masaya nga. Diba? Lalo ko talaga yung mga tao nila sa kanila. Gay, diba? Pero hindi naman masaya yun, miserable po buhay nun. So, pinipeki nila. So, pero, hindi ibig sabihin tayo din, minsan. Minsan, okay, ha? Pero, iba sa atin, pinipeki na lang kaya, hanggang muli, yung dapat mong gawin, hindi mo nagagawa kasi, kumari, masaya ka, mga spiritual ko. Puro kumari na lang. Kasi yung kaluluwa mo ay wala sa puno, minsan. Kaya, tinutukoy nyo din, yung kanyang soul lang, yung mga hari po, hindi po yan kinakitabi sila kasi nga lahat ng kasiyahan lang sa kanila na lakas, apuri, yaman. Kaya tinutukoy ni David dito, kasi naman yung psalmist dito, mag-focus tayo sa kalagayan ng ating kaluluwa. Amen? Ganun tayo dito ako, hindi ako tuwan. Pagkakapas nung nakita ko lang, mayroong bang ganyan. Tapos panayamusin ka naman, hindi ako tuwan sa'yo. Amen? Tinitingnan ko siya kaluluwa mo. Diba, ganyan ka sa church minsan eh. Fine place, ganyan. Kaya salamat kay Pastor, ganun yun. Hindi ako na-impress kayo, ganun siya. Kasi nga, ang inaalagaan yung kaluluwa nyo, para mag-bigod sa Diyos, hindi yung may pronta kayo, mag-front ko yung ano ko, yung pera ko, yung ganyan, yung damit ko. Spiritually naman, hindi ka nang maayos. Kaya yun lang, gusto sabihin dito ha, yung ating kaluluwa, ang focus natin. Pero ngayon, sabi niya, fated for thy salvation. Sabihin po, gustong gusto niya na maligtas. Again, maraming klase po ang kaligtasan. Ha? So obviously, ano kaligtasan ba kailangan natin? Yung pinaka yung kaluluwa natin. Pero marami sa Bible po yung kaligtasan sa lahat sa David Brown kasi sabi niya dito yung mga kalaban niya. So literal na mga kalaban niya yung maghari ka yung US niya, kaya papalakas sila, alam nila mga silang kalaban. Manghina lang sila ng konti. Magpupula yung kalaban nila para lang maano sila. O na, ganun din kahit saan. Yung mga leaders, ganyan yan. Na alam nila. So, kung gusto natin, maligtas tayo. Sa ating mga kalaban, pwede rin sa sakit, pwede rin sa ibang bagay. Pero sabi dito, pansinin nyo, but I hope in thy word. So ganito po yan, pag ikaw, madalas naman pag nangihina, kasi ano ba yung nangihina ngayon? Ako, alam po, kung nangihina kayo, hindi. Absent, late, hindi maayos yung damit, ganyan pa lang yan eh. Dati pag umatento talagang ligod-ligod, naka-gen, mag-gen. Basta maayos kayo, alam mo yun, tapos bigla, na-attend ka ngayon, hindi ka masyado maayos. So,
may something dito. Okay? Yan, nangihina. Harapin natin. Madalas kulang yan sa tiwala sa Diyos. Ganyan lang po yan, kari. May nangyayari sa buhay mo, wala kang maayos sa trabaho, wala kang maayos sa school, ganyan yan eh. Wala maayos sa jowa, wala maagit yun. Ano pa, wala kang maayos na manuman. Nakakitaan. Pwede ka magtiwala sa Diyos? Hindi tanong yun. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Para hindi ka hina-hina sa buhay, especially lalo pag tatay ka. Kasi ba, wala pang anak eh. Yan, nakatingin yun sa'yo, yung mga anak mo. Pag nakita nila si tatay, si nanay, mahina, okay-okay lang yan. At hindi, ano pa. Basa o hindi, okay lang. Yung mga pastor, ganun yun. Pag alam, makita mo si pastor, hindi na nagbabasa, hindi na soul winning. Ano pa. Pakihinaan din yung mga member. Ngayon, late na start yung church. Wala mo nang ano. Ngayon, yung Friday natin, talagang gano'n naman yun. Hindi yung pang ano talaga. Pero dapat i-ano din natin yun. Ibahin natin. Kasi ganyan ang church ngayon, baliktad na eh. Yung iba, isa lang. Yung mga Baptist ngayon, nag-happy tayo. Kaya, yun nga, apat na tayo. Para lahat ng makakabuti para sa inyo, yung iba naman sa inyo, ayaw naman. Hindi binibigyan ng time. Sabi dito, ayaw mong mahina-hina, faint ka, magtiwala ka. Amen? Amen. Sintay na? Sige sa kulang sa tiwala yung sinig, katulad niya, na may inaasahan kang sa trabaho, madalas niya, promotion, sweldo, bonus, lumaki sweldo, gano'n naman lagi yun. Pag wala ka ng pag-asa doon, alam mo nga, wala kang nangyayari dito, ano gagawin mo? Alis ka na, di ba? Ngayon, kung ano naman talaga, nakita mo hindi ka ano doon, wala problema doon, yung magandang sabi nila yata. Yung mga gusto sabi ko lang muna, sabihin natin ba, ayos mo yung kapali mo, kapuro sa'yo, yung sabihin, nakapag-church ka, yung mga sa kapali nila, nagpunta nakapag-church ka, ano ang natin gawin? Tapos ang problema mo lang, maliit na sweldo. Kaya yung ibang office mo, malaki. Ano nga, ba? Siyempre, pwede mo isipin, siguro pag maayos din ako, magaling ako ganyan. Pwede kang mag-hope ka, may mangarap, hindi mo mga umasa ka. At makakaasa ka naman, kasi may pwede sabihin ako lang yung ganito eh, nag-iirap yung kumpanya eh. Yung, ano nga, may bonus pa yun ba, kasi ikaw lang yung wala. So, sabihin, mali yung pag iniisip mo na walang kwenta dito. Amen? So, ganun din kahit saan, na school. Wala, hindi ko talaga kaya. Nung nakikita ko yung mga post ko, ha? Sabi ni Casario, sino, sabi. Galing sa mat nito, nakalunok siguro ko na calculate ko. Hindi ko na-inlock sino, kaya mo kasi rin ang punta ko ganun, eh. Hindi ganun yun. Kung yun ang pangandik, kumain na rin ako ng mga ito. Kung hindi, aral yan. Aral, tiyaga. Basta, kailangan mong church, eh. Hindi mo church ka rin. Kahit ngayon sa amin, meron training sa amin ganun daw. Napansin nila, mas maganda kahit sa mga empleyado. Na hindi lang yun ang alam mo. Mag-ano ka rin sa ibang bagay, mag-try ka ka rin. Hindi pwede po yan alam. Lalo ka mababagod dyan. So, ganun lalo sa atin, kung may church tayo dito sa palagay mo, makakasira sa'yo kasi nabawasan ka ng ilang oras, isang araw. Ganun to yun. So, anyway, pag ikaw yung nangihina, malamang hindi ka nang titiwala. Ganun lang po yan. Baliktaran natin yun, ano positive nun? Normal, minsan na magkaroon ng problema, manghina, pero magtiwala ka lang. Especially sabi dito, hindi lang sa Diyos, sa salita niya. Napakipunta na kasi, ano, naniniwala sa ibang tao, sabi nyo, tiniwala ako sa Diyos, pero una, hindi mo alam yung salita niya, hindi mo alam yung gusto niya. Paano ka tiwala sa Diyos? Sige nga. Sa mo hinuhugot yun. Dapat alam yung sinabi niya, salita niya. Amen? Kaya yung mga kahit yung mga leader ganyan sa amin, gano'n. Yung mga, kasi naisip ko yung pinamatakas na leader. Wala nang ginawa ito kundi mag-report every year mo. Pero may itindihan mo rin kasi yun ang tabaho nila. Para umasa yung mga empleyado nila, may future ako dito, baka may mag-alis ang itong mga ito. Gini-report ka nila. Kahit sa bansa natin, di ba? So, na, ito yung accomplishment natin para umasa tayo.
Ngayon, ganun din sa Diyos. Amen? Ano ang pala ako sa Diyos? Eh, kilala ko nga, ganyan eh. Wala naman na pala. Eh, baka hindi siya matapat. O baka pagsubok yun, hindi mo sabi. Eh, madalas sa hindi, sabi nga sa inyo. Baka hindi lang tapat yun. Eh, huwag ko nung gayahin yun. Umahasa tayo sa Panginoon. Amen? Amen. When I fail for thy word saying, when wilt thou comfort me? So, paano magkatuloy, no? Talaga nahihirapan to. Hindi ko alam anong paghihirap meron to. Ano yung paghihirap natin minsan? My eyes fail for thy word. Sabihin nun. Kasi may hinahanap mo ang Panginoon. Parang gano'n. Either sa salita niya, maganda kayo natin, may technology tayo eh. Kasi sinabi mong, ilang beses sinabi ng Diyos yung salitang ganyan. Sa panahon natin ngayon, madali na. Hindi ka mga dati. Search mo lang. Dati talaga inaalam nila po yan. Before may magkaroon ng computer. Ang ginagawa ng mga shadow nun. Ano binabasa ko? Kaya alam mo kung sino yung mga nagbabasa talaga eh. Hindi ba naman salamat yun ang file nila? Pero hindi pa rin kompleto yun. Anyway, when will thou comfort me? So nagtatanong siya, kasi kaya hindi siya comforted. So pero, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Ito yung medyo mayroon. Ito lang sa buong ano, hindi lang medyo hindi mo alam pag unang tingin mo anong sabihin na. For I am become like a bottle in the smoke. Ano yung sabihin na? So, see, sabihin ko na lang kasi nga, yung battle sa kanila dati, hindi ganito. Okay? So, paano ka sila ng battle dati? Sabihin ko na rin. Yung panahon niya na panahon ni David, about ano yan eh. Doon busy pa yan, so matagal. Anyway, paano sila magkakaroon ng ganito? Nagbiyahe sila, saan nila lalagay? Wala silang plastic, wala silang glass. Nagamit po daw nila is yung mga balat po ng hayop. Ano yun? Hinuhulma nila yun. Kasi alam niyo, yung permeable din yan sa tubig ng balat. Okay. Ginagawa nila, hinuhulma nila para mag-hold ng water. So bago mangyari po yun, dapat po na matigas at the same time, malambot. Okay, hinuhulma eh. Okay? So isa sa mga paraan para mangyari yun, yung pinapausukan nila. Hindi lang basta kung pinapainipan nila, malamig at papainipan. Hindi nila. So kaya tinong ko parang yung sarili niya, para kung ano, sino nakita niya, inaaral niya yung ano, battle nila. Ano ba yung battle? Useful. Amen? Pero bago nga maging battle, doon muna ay nainitan, sinunog, minusulog-sulog. Sa pinakusukan. Okay? So kaya, punta tayo dito sa for I have become like a bottle. So isabihin po, panay problema, huhulbahin na naman ako, di ba? Para kayo, aral na naman, may physical education, meron din. Madami expectations sa inyo minsan, di ba? Kaya sabi nito, yet do I not forget. Yun ang maganda. Gusto nyo maging useful? Huwag nyo makakalimutan, salita ng Diyos. Huwag nyo makakalimutan, linggo pala ngayon. Dapat nasa church ako. Diba? Sa panahon nga natin, pwede mo lagi alarm yan. Diba sa inyo, siyempre tayo. Kapapala na, uy, Sunday mo ba? Huwag nyo tayo magpuyat. Amen? Huwag nyo makalimutan, salita ng Diyos. Kailangan ko pala binabasa yung Bible araw-araw. Pwede bang ano? Pwede bang linggo-linggo lang? Hindi sa church lang. Pwede. Maraming gumagawa nung, kaya hindi nila alam. Ang daling maloko. Dalit maloko. Nasa yung salita ng Diyos, paano ka naloko ni Pauchi? Ano nangyari yun? Hindi ka nagbabas eh. Paano ka naloko ni mga Calvinis? Saka ni ano? Paano ka naloko? Sige nga. Hindi mo pinabasa kasi lagi yung salita ng Diyos. Kaya tayo nasa Job, yung series natin niya. Kasi nga, ilang days kung mabasa talaga ng mahabot pala yun sa Job pala eh. Tama yung doctrine na. Basta tama yung application. So, yun po yun. Kaya, huwag kayong manghihinaan pag kayo ay para kayong kaya, battling. Na-imagine nyo ba yung battling?
nakahang ka lang doon, napausungan ka doon hanggang lumamot ka, bumigas ka, ganun yun. Mahulma ka, tama, para magamit ka. Ganyan kayo ngayon, mga bata. Sabi yung pastor, ikaw naman, eh, pastor ka kasi, kaya ka nagbago sa Bible eh. Later, makawala ako, sino susunod? Ayun na. Babae ako, pastor eh, anak mo. Paano mautuhuan yan ng maayos? Sige nga, babae kayo, anak mo. Gusto mo maging pastor, paano? Sige nga, paano? Diyan mo makikita yan, kung alam mo yung salita ng Diyos. Hindi tayo dito para Catholic, automatic na, basta Catholic, yun na yun. Even ang mga bata, even sa loob ng church, hindi tayo gano'n na automatic na yan. Kaya nga, yung kasi boring na boring, kala nyo walang matigay sa buhay niya yan eh. Eh, marami mga lalaki dyan. Eh, nanay ka ka, sino yung paglalaki anak mo, paano? Sabi natin, hindi pa masyadong matino yung asawa mo. Sabi natin, gano'n, lalo ang perfecto eh. Ano gagawin mo? Ito din yun. Kaya, hayaan nyo po yan. Hindi masyadong i-advance, lalo sa negative, yung utak nyo. Ano kayong battle in the smoke? Kaya yung preaching na ganyan, yun lang. Battle in the smoke. Nasa Alpinus yun, spiritual. Anyway. Imagine nyo ba? Pag nahihirapan kayo sa pag-aaral, tapos kayo pa yung tag-aalaga ng maliliit ang kapatid, diba? So magkakabaho ka pa. Lahat na, pastor, ha? Battle in the smoke. Kaya pausukan ka lang ngayon. Later, magagamit ka po eh, ano, matagal. Yet, so basta huwag mo lang pakalimutan ang mga sinabi ng salita ng Diyos. Kasi yung battle nito, so pag nakalimutan, magyan ba ako dito, umalis na ako dito, marami lang ha, personification. Umalis yung battle nito, hindi siya magagamit ng maayos. Kaya pala ako pinapausukan, pinapainitan, para magamit ako later, hindi magdidik, yung tubig. So huwag niyong pakalimutan yung inyong purpose. May malalaman niyo sa salita ng Diyos. Next. How many are the days of thy servant when thou thou execute judgment on them to persecute me? So again, another particular na problema niya sabi niya dito, siya naman ay inuusig, binubuli. Sino na binubuli dito? Binubuli to. Pag pinipersecute, talagang tinitira yan. Okay? Imagine mo, marami meron tayo. Mga ginagawa tayo sa alahala, di ba? Minsan, nakuha din sa panalangin. Ito, wala na masyado nagugulo. Kasi ang gano'n kasi talaga, sa panahon naman namin ngayon, hindi na masyado maraming mga, lalo pag hindi natin pinakulan eh, di ba? Kailangan lang natin, makisama tayo, kung yung pwede natin pakisamahan sa kanila, di ba? Pag gano'n, hindi ka mahusap talaga, problema sa lagungan mo. Kaya, so dito si Salmis, ano yung sabi nyo, dahil kung kalaban, pwede ba pakain nyo na ito mga to? Again, hindi yun ang ideal ha. Ang Diyos ang gagawa niya, no? Hindi. Parang niya sa pandemic ngayon. Alam mo, okay na eh. Umami na kayo, wala nang kwenta yan eh. Kasi ngayon, lalo sa Pilipinas, may bagong variant na naman daw. Kaya sabi ko sa inyo, pag gano'n, tawanan niyo eh. Parang mas marami yung haha. Kaya ako, ba sino pa naglalike nun eh? Diba? Wala na sa ibang bansa, wala na eh. Pero, ibang po. Ano ba? Ano ba tayo mo na si Bill Gates? Ang gusto lang Diyos, sige. Amen? Pero minsan, mag-ayaw eh. Si Lord. Pero nagtatanong lang siya kasi nga, grabe yung mga. Anyway, the cloud of big pits for me. So ano yung pits? So yan po ay isang common na mapatay sa kalaban, no? Panahon nila, especially pwede sa hayo, pwede rin sa mga tao. Makaroon naglalaban kayo. So bakit ka nagdidig para malaglag sila doon? At madalas itatago mo yan. Ano mo, uy, mayroong balon dyan, di ako dadaan dyan. So yun yung mga style dati, mga trap. So nagsabihin ngayon niya sa atin. Yung panahon natin, di yan basta-basta ganyan na lang, physical. Marami yung mga umutang doon sa China, ngayon nag-isisi na. At ingat ka sa atin. Ano ba yung madalas na, kasi ito sa doctrine kasi yung mga ito. Kaya naiintindihan ko yung mga dinig na pits ng mga adulto sa atin. Kaya hirap na hirap. Kaya ako palagi aral lang, di ako umiinto sa lang, ano ba yung average Baptist. Kaya ating lamang na po tayo agad eh, mag-Baptist ka. Pero pinapaganyan tayo ng mga CCF eh.
Totoo lang, yung masabi sa puso din sa ganun. Pinapababaw, kaya inaaral kung paano tayo nalalaman natin mali nila, and then, paano natin may iwasan yun, at tapos matulungan natin maraming tao rin, good thing. So, parang wala kang may fit, yung patalinuhan yan, no? Pag inaaral niyo sa modern warfare, hindi lang na ako fit na lang yan, okay ba, mga bomba, okay? Mga mines, hindi lang yun. Marami yan. Okay? Spiritually, alamin niyo po lagi yun. Kung ano yan, mga bata, mag-i-train yung mga games, di ba? Alam niyo sa inyo, na-addict din kami dyan ngayon. Pero baka andito kami ngayon. Alam niyo ba yung kakilala ko? Kaedad ko? Palagay mo, hindi na naglalaro yun. Iniwanan nga ng asawa dahil ito, nakapag-i-train namin sa inyo, di ba? Kasi mayaman naman siya, kaya naman siyang career, pero gusto ko maglaro. Sa ako maglaro eh. Chowslo yun, mga nilaro rin namin dati yun. Natatawa kayo pero kasi nakaka-engadyo nga yung kesyo mahanapin ko yung demonyo tapos matayin ko, mag-ipong manakot. No? Totoo lang, natatawa kayo kasi nga hindi kayo na-hook dyan. Yung maganda to, natatawa na natin. Pero yung mga batang yan na na-hook doon, bumibili pa po yun, literal. Kasi may binibili doon kahit yung mga gems ganyan. Ay gusto mo agad maging malakas ka. Loko-loko, di ba? Ayan, so yun, makakaedad ko, puro lang ako pa rin yan. Sports na ngayon yan, alam niyo ba yan? E-sports. So, ayan yung mga hinukay ng demonyo para sa atin, kahit ang tanda mo na, laro ka pa rin ng laro. So, paano ka makakawala doon? Salita ng Diyos! Kaya sabi niyo, which is not after the Lord, pag nakita mo na, kaya, Diablo, ano yun? Malagay mo, hapabote ka doon. Diablo nga eh. Hindi ako nga, yung people especially, kasi ako nilaro ko din yan, inabutan ko nung part 2 na. Kaya ngayon, ewan ko nung part na yan. Puro demonyo, as in, pati mga cinematics nun. Paano naglalaw yung mga bata nito? Eh, buti ako, alam nyo kasi nga, ganun eh. Panahon na yun, walang ganun kagad na cinematic, eh lalo nga yun. Kaya sure, tapos ang katapusan pa ng Diablo 2, sabihin ko na rin sa inyo ha. Alagang demonyo po. Kahit ikaw yung bida, pinatay mo yung Diablo, banda mo lang yung nangyayari sa kanya. Siya yung naging Diablo. Imagine that. So pag ikaw yun, laro ka ng laro niyan, ano? Diablo ka, hindi naman. Ibig sabihin, gagamitin ka niya. Parang ito, nalaglag ka ngayon. Rari, sundalo ka. Ayaw ka natin kalaban niyan. Parang nangyayari sa US at sa nalala niya sa Vietnam, di ba? Walang armament yung Vietnam. Kung gusto nila sa open, yung capitalist. Anyway, complete yung mga Amerikano sabi. May tank game, may ano. Yung kalaban nila, tago, guerrilla warfare. Nalagyan lang sila naman yun, mahuhukahin sila ng ganun. Eh kahit pa sundalo ka, complete, ay nalaglag ka ngayon doon. Tapos ligtas pa naman ako eh, spiritually. Eh kung pilay ka na, paano yun? Ang malaki naman benefits ko, gusto mo ba ganun ka? Sundalo ka? Oh, veteran ng kapalakpang ka ng award at gusto mo, ganun ka. Kaya labanan po yan. May spiritually, hindi mo gustong mga bata, naglaro ka ng ano mo na. Lama nga kayo, kaya sinasabi ko sa inyo eh. Ilang ano yan, kasi dahil nga, kaya lang kami nun eh. Pero yun, nungin mo ilang taon na akong salit na nag-aral akong salita ng Diyos ko, nagkabisado ako. Puro ganyan, alam ko. Eh, mas nung okay pa yan, magiging illustration ko yan eh. Mas gusto mo ang illustration yan. Gusto na iwasan mo yan. Amen? Parang veteran ako, pilay. Hindi, mas magandang veteran ka. Wala kang pilay. Wala nang ano. Lumalabang ka pa rin. Yung maganda. Spiritually sa atin. Amen? Tandaan na kayo. Ikaw na yung head. Kung ano man yan. Tayo, hindi tayo believe sa mga masyadong mataas tayo at your church. Pero, at least, soul winner ka pa rin. Nag-bibi na pala. Libo-libo na pala yung nakakay mo. Kaya may masipag tayo mag-aanya, kaya dito yung mga pangalan eh. Nilagay ko kayo dito. Pwede niyong ihiwalay yung sa church, tsaka yung sa'yo lang. Pwede mong galagin yun. Amen? Hindi mo tsatsaga. Ganda yan. So, ano kaya kalaban ng huwag kang pupunta doon, sabi yan. Which are not after thy law. Ibig sabihin, pag alam mo na hindi yan sa Diyos, hindi nga, ako na ng Diablo. Alam mo, hindi sa Diyos yun, di ba? Huwag na! Hukay yan, patibong yan.
Ligtas ka naman, may pilay ka naman, nasayang naman yung 50 years of your life. Talo ka pa rin. Tuloy natin, sabi niya, oh, thank you, mommy, sir, faithful. They persecute me wrongfully, help them. Okay, so, pag sinabi faithful, paano naging, pag sinabi faithful kasi matapat? Well, kayo, ha, example ko nila, para sa mga bata ka naman, yan. Pag sinabi faithful member, ano yung sabihin nun? At least, madalas na sa church. Pag talaga faithful, hindi yung ma-absent. Okay, attendance lang muna pag-usapan natin, ha. Ano naging faithful yung commandment? Ganito yan. Kung sabi, pag sinabi niya, yun na yun. Hindi papal yan, hindi parang sinulat lang, para walang parang bormol, bormol, tsaka yung ano. Parang ganun yun, pag binasa mo doon, parang basura eh. Ano ba yung sabi yun? Yung commandment ng Diyos, hindi ganun. Pag sinulat yun, yun na yun. Pwede mo ituro sa iba, pwede mo apply sa buhay mo. Sinasabi rin niya kay ni Timothy, ni Paul kay Timothy, di ba? These are faithful words. Ano ba sinasabi niya? Yun. Yung paano yung faithful yung word? Eh, kasi nga, hindi yun pumapalya. At totoo yun, okay? Kaya sabi niya, they persecute me wrongfully. No? Pinasok niya kasi, minsan kasi, binubuli tayo, pinapersecute tayo. O ikaw, binubuli. For example, sa ba tayo binubuli minsan? Sa trabaho na lang. Mali, ito pa, sinabihan mo ng hood! Gawin mo nga yung ginagawa mo dapat. Gawin mo nga ito, gawin mo nga yan. Binubuli naman ang boss ko eh. Umali ka talaga. So hindi yung bully yun. Ano yun? Kaya dinilinaw niya dito, ako yung pinipersecute kong mali. Para sa mga ka ng Diyos, dapat at least gawin mo yung tama. Ngayon, pag talagang pinersecute ka, na mali naman sila, doon ka pwede humingi ng tulong. Hindi yung, Lord! Pupulog daw ako, Lord! Pag nanakaw daw ako, pag nanakaw ako na talaga. Ay, hindi akong tinunuan ng Diyos. Tinunuan ka ng Diyos, huwag nakakulong ka para nakakulong ka pa. Hindi yung magdidemand ka sa Diyos na hindi ka naman tama. Amen? Amen. Ilang minutes na po ako? 27 po. 27, okay. Tagal pa. They had almost consumed me upon the earth, but I forsook that. Ang ganda na commitment itong tao na, no? Anong sabihin, nilamon ka? Inain ka, di ba narinig niyo minsan, di ba? Pag ito daw, pag nasa mga bagong technology. Para saan kaya ito? Uy, baka lamunin ka niyo. Narinig niyo. Nahook ka na din. Hindi na nahook mo yung parang ano, parang... Hindi, di ba alay gagawin mo, parang kinonsume. Anyway, kung tayo sa lamon, pag sinabi lamon, in-engulf ka, di ba? Hindi ka lang pinain, ilamon ka na, wala ka na. Madalas siya buong buo, nilamon ka na. Ibig sabihin, kahit na na-comfort mo yun, siya ikaw yung na-comfort. Ano pa? Ibig sabihin yung... Yun nga, yung ahas, madalas gano'n na rin yung ahas, di ba? Yung ako naman, bakit? Kaya po rin sila eh. Gano'n yun ha. Tuluputan lang, banda mo eh. Lalamunin. Okay, so ang pinipicture niya is, yun nga, talong-talo ka. Diba? Nasa na kareryo ka, maglalaban ng baboy sa kasawa, sino man nanalo? Alam ba, no? Diba? Sino sa rin baboy? Nilangon na. Kung sinabi mo, talagang ubos. Talo, ubos. At least man yan, yung nasuwag lang, ano pa yung katawan, di ba? Medyo makakilabaro. Ay, paano pag nilangon ka? So, ganun po yung feeling nitong ano, sa amin. So, talagang yung kalabang ko, nilalamon ako ng buhay. Ano ba? Bakit ang iba? Ganun, nilaan mo ng buhay. Ibig sabihin, hindi ka pala nakalaban. Buhay ka pa, hindi ka nakalaban. So, ganun ang ano niya. Kaya sabi dito, but I forsook not thy precepts. So, makita siya yung pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Kahit na, kasi nangyayang talaga sa atin, wala tayong kalaban daw. Makatulad na naman ito man. Hindi ka kausap ka naman. Ilan lang. Napasa ko yung pandemic na naman. Ay, ay, ano, si... Basta yung... Kailan lang eh. Ito pala si Magdalena, di ba? Nagkakwento siya dito, di ba? Ano nangyari? Yung mga mayaman, sila yung nabaliw. So kasi,
yung pandemic na wala tayong control, di ba? Parang gano'n yun eh. Tapos yung iba daw, nawala ng anak buhay, nawala ng kabuhayan, parang parang yun. Di ba? Kala mo, jet lag driver ka, forever ka ng buhay dyan. Kasi nga, forever naman may pabiyahe, lalo hindi mawawala yan. Di ba? Lalo na yung mga hindi essential. Like, yun nga, parlor, buhay na ako dito, parlor, kapag-upin. Di pala pwede yung mga nasa taas, pwede ka, lamunin. Wala akong pareho, kung wala kayong trabaho, gusto ko, kumita kami ng malaki. Wala, wala silang nagawa ngayon. So kaya, anong gagawin natin? Uy, naku, pinapabakunahan daw tayo, tapos pipilitin tayong pakuna. Pag hindi, wala kang card, wala kang card, wala kang nakakabili. Parang ano, 666 yun ah. Diba? Perfect. Alam mo yung Bible. Ngayon, iwanan natin yung Bible. Yeah. Iniwanan na kahit na, again, hindi pa yung 666, pero forerunner yan. Ibig sabihin, pinapractice na ng mga nasa taas kung paano tayo papasunurin, pipilitin tayo kung sumunod. Mas lang, hirap naman, hindi ako nakapag-mall. Eh. Lagi mayroong tindahan dyan, pwede ka magtanim kung saan ka talagang nalang matindi ka. Pero marami po dyan, hinayaan na, kaya natin sundin yan. Diba? At ano natin ibang bagay, ano pa yung mga iniiwanan ng mga Kristiyano dahil? Natin ano na lang, kaya sabi rin sa Hebrews 10:25, diba? Forsaking the assembly. Pag hindi ka mamatid, ayoko dyan, mas mahalaga yung pupunta ako kasi forsake yun eh. Iwanan mo kami. So kaya ito maganda dito, nilalaan mo na siya ng kalaban niya. Oh, hindi natin iiwanan ang hindi dapat natin iiwanan, salita ng Diyos. Amen. Kung sinabi yung priestess, pwede rin niya, kanina pag-attend lang. Sinabi ng Diyos yun eh, huwag mo iiwanan. Eh basta next week meron naman, sana nga meron. Or, sana nga yung natutunan namin nung wala ka, sana matutunan mo ulit. Kasi inaano namin, iisa-isa natin para kung nalagpasan na natin. Diba? I'm sure man, pinabasa ko naman yan eh. Minsan iba yung pag-aaral sa church. Amen? Kaya, again, yun nga, pwede naman tayong mag-repent at mag-buhin natin yun. Kaya nga inaaral natin ito. Mahal niya talaga yung salita ng Diyos, hindi niya iniiwanan. Nilalaan mo na siya. Ayaw niyo ba yun? Sina-challenge nga tayo para kayanin natin. Weekendly after day, loving kindness, social IQ, that testimony. Ano maganda dito? Pwede naman tayong umasa minsan-minsan sa Diyos. Amen? Talaga nahihirapan tayo, Lord. Alam ko mabuti ka. Gusto kong panatilihin ang iyong sinasabi. Pwede salita ng Diyos. Ito rin yung nabinan kanina pag-attend. Lord, talaga gusto ko naman umaten eh. Ayaw mo naman, pero hirap. Ano yun, mahirap pasto kasi yan eh. Ano ba? Mahirap ang masahe. Yan. Kaya sabi niyo, parang ano siya, quickenly after my life. So Lord, buhayin mo naman ako. Okay, tulungan mo ako. Amen? Amen. Hindi ko maiwasan yung cellphone eh, Lord. Ang hirap. Gusto ko talagang basahin yung salita ng Diyos, kaso yung cellphone. Ang sarap mga gabi. Mga post na ano eh, tingnan ko yung mga post na wala akong kwenta-kwenta. Yung mga post, hindi ko talagang maiwasan, Lord. Ano yun? Ang ganoon ko yung pastor ha, hinamak ko na eh, para napalaman ng kitang pangalan. So sa Diyos ka kasi humingi, ngayon yan, alam mo mabuti ang Diyos. Kaya mga young people, napakakunti ng problema niya eh. Sila yung problema ng ganoon, Lord, di ko mabitawan yung kami, cellphone. Kaya hindi gusto lang yung mga hindi kailangan. Kaya gusto lang yung Bible. Amen. Pwede rin yung ano. Uninstall mo yung TikTok. Uninstall mo yung mga hindi nakakatulong sa'yo. Uninstall mo yung nakakatulong sa'yo. Pwede rin dyan, mga audio Bible. Yung ano mo. Kasi yung mga music ng mga ano, mga kwenta-kwenta, mga rap, mas ko saan kayo ba dyan. Yung TikTok, ano yun, may nag-halo yun to. Yung nasabi ng research yun. Kaya nakaka-attract yan, kasi may mga music na nakaka, ano. Yun daw yun. Kaya na-hook yung mga bata dyan. Balik tayo natin ngayon, humingi tayo sa Panginoon ng
din para naman tayo tulungan niya. At natapos no, yak, ganun no, yung mga soul winning naman. Pero gusto talaga mong soul winning, kaya challenge ako. Maganda yan. Humingi lang yung tulong sa Diyos. Ganun lang yun eh. Minsan talaga ganun. Hindi ka ng tulong. And then, gawin mo rin kung ano yung mga sabi ko dito. Basta, hindi ka mong soul winning. Mapunta ka dito, pag-alala natin. Hindi ka pumunta, paano yun? Ha? Lord, nag-play naman ako, Lord. Tulungan mo ako eh. May magpupuro na sa'yo, ayaw mo pala eh. Sino na may problema doon? Ikaw na may problema doon. Tuloy natin. So, talagang siya natin, talagang binasa natin. So, another section na naman to. Pero, the same po ang ano, ng Psalm 19 po sa salita ng Diyos. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Sa Tagalog, yung salita ng Diyos ay, pag sinabi settled, talagang nakatalaga na. Ando na yon. Okay, so banggitin ko lang yung post-preaching ng iba, ng mga hindi naniniwala sa King James only. Sabi nila, may perfect Bible pero nasa langit. Ang tanong ko naman sa iyo, bakit sinasabi, ini-expect ng Diyos na sundin natin yung nasa langit na wala tayo dito? Hindi pwede yun. Totoo, nasa langit talaga yun. At yung salita na Diyos, pwede ikotap dito sa lupa. Pero dahil ini-expect din niya na makip din natin yung salita na Diyos, yung malamang hindi ko yun. Amen. Medyo nahihirapan ka na, pag nila, nalo ko yung iba, NIV, SBA, puro National Bookstore, puro ano eh. Salamat ka, may English pa rin doon, hindi na pwede alisig yun. Alam, hindi sila makakabenta. Tsaka hindi ko play, pero may mga ganun pong store. Walang King James. Mas malulugi yun. Sa totoo lang. Kasi yun ang pinupush nila, kasi practically speaking, kahit meron kang nagsusupply sa'yo dyan, hindi ka tatagan. Hindi naman lang binabasa yun eh. Anyway, sa salita ng Diyos, nasa langit, nasa lupa, may salamat sa Panginoon. Pero hindi nasa lahat ng sulok ng lupa. Kaya nga, hingin din natin sa Diyos. Thy faithfulness is unto all generation that was established there, and it abided. So, na, ano naman, ito kayo, si Stephen Riley sa mga science, mga, ano, mga videos, di ba? Nakatatawa ka dyan, ang lahat ng ang tanggap na tanggap kasi nila yung Big Bang nga eh, di ba? Totoo ba yun? Alam nyo na kasi sinabi na eh, dito. Pero pag nasa, yan, nasa university ka, yun ang tanggap na tanggap nila, kaya lagi ang pinag-uusapan dyan. Yung kailang kaya masisira ang mundo. Pwede nyo na, di ba? Kailang kaya masisira ito, kaya kayo yung mga climate change, kung magkano sila kumari, yung natatawa ako sa mga nag-document sa Australia na wala rin na. May nag-isa ka yan sa mga sa mundo pagkalingan daw na wala na naman. Wala yung gagamit ng gas, oil, ng coal. Eh sabi nung kanilang report, hindi naman eh. Joke lang yun eh. Palabas lang nila kasi hindi na sila makabitaw. No? So bakit? Kasi nga yung mga sinusunod ng iba, kesyo, ito, save the planet. Kaya maganda naman yung save the planet na hindi ka magkalat, di ba? Yung iba naman, hindi na nakakawa ka meron, hindi gusto maging ano. Pero isa sa mga, yun, ang mga vegans, kaya yun daw nila sa mga baka, alam nyo bakit? Nakakita naman eh. Parang binalita sa mainstream na labi nila. Isa sa mga dahilan, bakit nila ayaw ng mga masyado maraming baka daw, alam nyo bakit? Kasi sa totoo lang sa iba ng New Zealand, dami baka doon. Iba, ina-export lang doon. Sa US, at sa Pilipinas, doon yan. Alam niyo ba? Na yung mga utot ng mga baka na yan, nakakadagdag sa ano daw? Sa global warming, kasi nga kesyo. So, methane yan eh. Boom! Oh, halaman tayo, di wala yan, di ba? Eh, bumalik naman yung mga anti-vegan, sabi naman nila. Masarap yung halaman nyo, bakit lagi yung ginagawang lasang kami? Hindi nga? Nakakatawa nyo. Gusto ko sabihin dito, subukan mo sirain yung mundo, hindi mo kayang gawin. Kasi faithful ang Diyos, sabi ng Diyos, kay Noah, di ba? Habang, while the earth remaineth, continue po yan. Continue lang, araw, ulan, gabi, continue lang yan. Huwag niyo maalala pa sa Diyos. Sana dapat, oo. Kasi sabi niyo, no, in-establish niyo yung earth, it abided. Iwala ka na lang.
ganyan katapat ang Diyos. Yung iba kaya yun, walang tiwala. Tatawa din ako nung umahin sa umahin nun. Ano kahapon? Kaya naghihintay ako din sa ano. Eh, sa mga flawless na sila, di ba? Bakit flawless? Save the turtles. Kasi isang beses na yung turtle na kuhaan daw sa ilog ng straw. Nag-viral yun. Therefore, dapat wala na straw. Parin yung logic nyo. Kaya bumili ako ng isang ano. Yung straw niya is papel. Good luck naman paano gagamitin ko. Iglalasa yun sa ano. Pero, yung papel na straw nakabalan sa plastic. Ayan, di ba? So, kung gusto mo lang isave yung turtles, huwag ka na lang itapon sa ano, di ba? I-recycle mo. Yung dami sa recycle mo. Yung gawin mong business, sabi kasi nyo, pag kayo, kung nag-iisip kayo sa inyong maman, yan ang isipin nyo, gusto mag-invento kayo. Kasi sinasabi ako, hindi na kaya siguro eh. Pero yung mag-isip nyo, siguro mag-invento kayo ng bagay sa ang business, ha? Sa ano ba ako, show business! Hindi yan, non-essential yan. Gusto nyo maging mayaman? I-solve niyo yung problema ng tao. Sigurado yan. At isa mga problema ng buong mundo mo, basura. Pag na-solve mo yan, ako, sigurado ka. Okay? Hindi na nagpunta doon. Yung part nga, no? Hindi yung masisira, mapangit na. Hindi yung gusto yun. Pero, iwala tayo sa Diyos na hindi yan lang. Na ano, hindi na, mag-dibo tayo. Pera natin sa climate change. Magdang huli. Malang silbi ang buhay mo. Kasi nang nakilamix na ako. 41 pa lang. Hindi, tuloy natin ito. So pag sinabi, at abided, mananatili yan. Huwag kang matakot. Maglingkod ka lang sa Diyos. They continue this day according to thine ordinances. For all are thy servants. Ang maganda. Ano sabihin nito? Yung day dyan, sino? So, yan po ay reference sa nauna. Ano iba yung unang tinutukoy niya? Ano daw yung mag-a-abide? Mananatili. Yung earth. Lahat ng bagay, basically. Kasi sabi niya, they continue to this day according to the ordinances for all earthly servants. So, sabihin pa rin nito, wala ka dapat, kagaya ko na, iba na kasi yung mga ang nangyayari po yung ibang tao ay ginagalit na nila. Hindi na po sa mga mayang bansa eh. Inisip nito, mga Pilipino to, dito na to, para ano eh. Iba na kasi gano'n, nabuso din talaga. At hindi nila alam, lahat siya pwede mo maging sarupat, especially ng Diyos. Okay? So huwag ka mga din sa natin, sa Diyos na natin, hindi na mo lang ha. Walang maasal ha. Kasi, kaya si Mading. Nakikinig mo si Mading? Puno ka ano lang, no? Mading. Si Maddy, alam mong ano natin kay Maddy, pakinabang, wala naman. Yung pag lumaki yan, well, yung matalino yan, maraming pakinabang ang Diyos dyan at ang church. May mong muna sabihin, ano, eh, mga taga, kung ano man yan, hindi tayo gano'n kasi, ang sinasabi dito, lahat ng, actually bagay, ha, kung tayo gano'n. Pero lahat ng tao pwede maglingkod sa Diyos, hindi kahit ano ko pa, Pilipino, Czech, ano man yan. Abang tayo ngayon sa earth. Yung sabi dun eh. May mga bagay ba na wala kwenta sa earth? Na bakit kasi yung kanina yung plastic pwede pa i-recycle? Ano pa? Yung mga nasa hindi pinapansin, kung natin yung nalala ko yung water lily. May kwenta ba yung water lily? Mamatay yun, mawawala, kakaroon na naman ang binis. Yung pakinabang ba yun? Oxygen di po yan, kahit paano. Yung iba daw yung, alam niyo ba ang greatest producer ng oxygen? May video mo na tayo. Kasi importante na yung oxygen, di ba? Tama naman. Kaya ngayon, hindi natin mga puno. Okay din naman yun. Pero alam niyo ba ang greatest producer ng oxygen? Ha? Tao. Tao po tayo sa ilang ina natin eh. Product, hinihila natin yung oxygen. So ano yung pinaka ano po dos niya? Hindi kayo maniniwala, hindi nga alam ng karamihan eh. Halaman, lapit na. Hindi, tama. Pero may mga hayop daw na nagpupudos niyan. Hayop na halaman, alam mo yun? Nasa dagat lang. Sobrang liliit, hindi nga natin alam eh. Pero sobrang dami.
Talo mo tayong tawag, sorry. Plankton? Ganun. Hindi plankton ka. Basta ganun kaliit. Hindi plankton. Pero, anyway. Ay, vulkan! Ako, salot yan eh. Nabi-displace tayo, kaya talo na yan. Pero alam nyo ba, nakakabuti rin yun. Yung sahit, yung mga niluluwa niyan, banda ko rin, tatabaan nila yung lupa. Ano pang consider yung peste? Locust. Peste talaga yun. Actually, meron yan. Yung mga taga-Marikina, natuwa dyan na yun ako. Ginawin nila yan. Basta ano lang, makakontrol ba? Ano ba, sa palagay nyo? Eh sabi sa nito, lahat yan sa Diyos yan. Hindi nito, eh mga taong pastol, yung ano, alala ko pa rin kahapon nga, yung pinagpapagawa ko kasi yun, no burden din ako, kaso mga ano, yung mga black people. Ako ito, kaya, hindi ko alam ko ito, lagay ko ito kasi pag kinausap niya, wala, wala akong utak nun. I-share mo yun. So yun, may pakinabang pa kaya yun, siguro, ewan ko. Tabasa lupa. Hindi ko alam, natutuwa lang sa kayo. Pero meron yan. Kahit sa mga kumpanya, yung ibang mga hindi masyado marunong pinapakilabahan na sa pagmarunong kayo. Alam mo saan mo sila lagay, mga pakilabahan na. Ano pa? Yung mga... Yan, yung ating mga nabagin natin siya, si Bill Gates, di ba? Nabagin lang natin yung masama sa kanya, pero may... Obviously, yung mga pinapuloy siya. May pakilabahan nyo siya, nagliliquid siya sa Diyos at some sense. Okay? Yan ang gusto ko sabihin dyan, kaya ang Diyos ang gumawa, mananatili yan, at lahat siya dahil kanyang lingkod. So yun, gusto ko sabihin ko natin dyan, lalo ka dapat magtiwala sa Diyos. Amen? Pag may nakita kang luko-luko to, Lord, bakit di mo mapaparayin? Kaya mo lang. Pag binasa niyo yung book of Isaiah, Jeremiah, sino pinakalaban doon? Diba si Nebuchadnezzar? Ano sabi ng Diyos kay Nebuchadnezzar? He is my servant. Kaya ingat-ingat din kayo pag kaya sabi, ako ay lingkod ng Diyos. Hindi lahat ng lingkod ng Diyos, ginagamit ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, pero hindi lahat ng Diyos. Anyway, gusto ko sabihin dito kasi may taas natin yung Diyos. Amen? Pag-lingkod na natin siya kasi lahat lingkod niya. Kasi mataas siya. Amen? Yung mga kumpanyang maraming empleyado, ano yun? Magaling. Hindi lagi pero parang gano'n. Unless thy law had been my delights, I should have then perished in my affliction. So again, ano yung team natin na mahal mo, mamahal mo ba yung salita ng Diyos? So nakakalam niyan. Yung tanong dito kayo, gaano mo kamahal? Pagkita natin kanina sa attendance, sa maaga, sa church. Ay, hindi ko lang binabasa yung pasto, kinakanta ko pa nga, kinakabisado ko pa. Ito, maganda. Amen? Amen. Sabi dito ha, kung hindi ko mahal yung iyong batas, salita mo, patay na dapat ako eh. Or, pag sinabing perish, pwede ka na yan. Nagkasakit na ako, wala na akong kwenta. Okay? Natuluyan na ako, ganun. Meron bang ganun, natuluyan dahil di mahal yung Diyos. Madami. Karamihan ang kapahama kanina, tingnan mo yung sanhi niyan. Ikaw na basa rin bang utas. Pero ibang bagay din, oh. Ganun niya, nanggaling sa kasalanan, bandang huli, hindi minalang salita ng Diyos, napahama. Tuloy natin. I will never forget thy praises, for with them thou was quick in me. So paulit-ulit na tayo ha. Pero ibang angle na naman, bakit daw siya pinagpala ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Nasabi ko, hindi ko kasi kinalimutan. Iba sa ating kasi, imbasin niyo dito ha, natututo ngayon, di ba? Alam mga young people, pag nagsulili kami, ganun may encounter namin, dati ako ganyan, masto, dati ako ganyan. Ano di ka ligtas? Ang iba naman, ligtas din naman, pero sabi yan, namimiss ko na yan, gusto ko ang gawin yan, kasi may post sa church. O, iba naman, kung wala na sa church. Ngayon, mga ganito ka babata, ganyan siya, yan, pwede pa kayo mawala sa church, sana hindi. Amen. Pero pag, bakit? Pag kinalimutan nyo na yan, na yan pala exactly yung magpapala sa inyo, salita ng Diyos, ba't may iwanan yan? Gusto ko, kilala ko, anong sinunong magpapala yung maman lang? Hindi ganun. Yung salita na Diyos, malawak ang pagpapala niya. Hindi ka lang mapapaayos. Financially,
hindi maayos sa pamilya mo, binubogs mo yun, sumuwala sa iyo yan. Lahat ng nawala sa kanila, nag-isisi na ngayon. Kahit iba, mga bastol pa. Sumuwala ganun. Sisisi ako kasi diba, may kilala kami ganyan. Okay, hindi ko na naman kung sabihin yung bakit siya, ganun yung asawa sa kanya, nagkasakit siya. Hindi ko na akong katin. Pero, ang prinsipyo sa Bible, ang kama naglilingkod ka sa Diyos, papatayin ka ba ng Diyos, naglilingkod ka na maayos? So, siyempre, hindi. Kaya mga bata, huwag niyong kalimutan ang salita ng Diyos, kasi yun, for with them thou was quick and weak. Yun ang ginagamit ng Diyos para ikaw ay mabuhay, ganyan gano'n. At ang buhay na nasa Panginoon ay hindi labas na buhay. Amen? Tandaan niyo po yan, huwag niyo makalimutan. Tandaan niyo, huwag niyo makalimutan. Okay. I am thine, save me, for I am sought thy praise. Ganun din, para kanina. Diba? Tinulungan mo kasi hindi ko kinalimutan yung salita mo eh. O di ganun din dito ngayon. Huwag mo siyang hanapin mo lagi yung kanya katuwiran, hanapin mo yung kanya salita. Iniligtas ka niya. Saan ba dapat paligtas yung mga banda? Ano yun? Sa bakula lang. Bakula naman. Ano ba? Yan, yung masamang pamilya in the future. Diba? Pag nakakilala ko ganun, ano mo na gusto nito kasawa mo? Nakita mo nung ating-ating eh. Dati hindi ganyan yan. Gano'n niya mo yan. Inugulpin na ng asawa mo. Ba't naman pinatulan yan? Kasi dati bogey, dati sweet, dati mayaman. Ano nangyari? Hindi mo kasi hinahanap kasi yung kaloko ng Diyos eh. Unbeliever o hindi lang basta unbeliever. Saka mayabang pa. Nakita mo na yun eh. Pero pinatulan mo pa rin. Isa ka pa. Okay? So, paano kayo niligtas ng Diyos ngayon dyan? Pwede kayo niligtas ng Diyos, pero hindi pa tulad ng sa iba na talagang malayo sila sa ganung buhay. Yung iba, hindi mo nakikita na magkakalang ka. Sino mo yan, nakikita niyo ba yung magkulis yung ginugod ko? Nakikita niyo? After 10 years, no? Si mo yan ko, ginugod ko. Hindi mo makikita yun, eh, man. Eh, sa iba, parang ganun, di ba? Alam mo na eh. Mahilit ang ulo ng asawa mo, ah. Pero mayaman kayo, mayaman yun, okay lang. Eh, nawala ng pera yun, ako. Nakikita mo lang sa lupot tayo. Amen? Amen. Patuloy natin, tapos sila sabi niya, the wicked have waited for me to destroy me, but I will consider it. Ganun na naman. Alam mo na, maraming kalaban. Alam mo na, maraming gagamitin ng diablo sa inyo, mga young people. Pwede pabaw, pwede yan, yan, boyfriend. Gagamitin niya yun sa inyo yan. Even yung karir nyo, even mga kamag-anak nyo, gagamitin na nyo siya ang posible. So, naghihintay na yan sa inyo. Eh, mayroon mga kamag-anak kayo, di ba? Ito sa God. So, kamag-anak na ano to. Kung talakaway ng baptist, di ba? Kasi sila lang pumapansin sa atin eh. Kasi, ikaw, di ba? Kailangan mo bayaran tayo kasi takot din eh. Yung Catholic. Okay na sa kanila kung di naman tao yung baptist. Okay na sa kanila yun. Kaya, sorry, ano, hindi gano'n. Okay? So kaya nakatingin kay DM yung pag nag isang beses lang ito, ha? Hindi, sabi ninyo, naghihintay na yan para kayong sirain. May makita lang isang bagay sa inyo. Sira kayo dyan. Sa halip na mabayaan lang kayo, mag-try kayo at haya. Hindi, kukwento pa sa iba yan. Ano naman siya, no? Para silang sira kayo. Hindi kontento yan na mapahamak lang kayo. Hindi kayo ako bata. Maging mainit kayo. Yung maunaway naman ng Diyos, tulungan naman ng Diyos, mas better kung umiwas ka na ngayon pa lang. Dahil lang sinasabi madalas yung mga ano, yung mga... So bakit nyo, sana kayo gano'n. Kaya alam nyo ba yung mga iba? Yan nga, katulad niya, kala nyo, namulalo yung pinapost-post nyo dyan. Hindi yan ako. Kunwari lang, si Julia, nagkaroon ng cellphone. Ano ba uso ngayon? Ay, TikTok. Bastos nito pero parang makakatuwa. Gayahin ko nga, isang beses ko lang gagawin. Basta ipinose mo, natuwa sa iyo, may like yung iba. Ayoko na lang, masama pala. Sabi ni Pastor, burahin ko na. Eh, dinownload na pala ng iba. Paano yun? Eh, malaki na si Julia. Kung nga nila, hindi naman gano'n si Julia. Hindi naman ka na ngayon. May maayos ka ng pamilya, for example. Ay, Julia, di ba ikaw to? Papakita sa asawa mo. Alam, di mo pala dati. Hindi na sila nasira kayo ngayon. Di ba?
O kaya hindi pa ikakasal, malapit na kayo kasal. Parang gano'n, pelikula eh. Sa, wala magbabayaran yung gina. Diba? Ganyan yung mga demonyo na yan, mga demonyo. Kaya lahat na maiiwasan mo, iwasan mo na. Kasi sinasabi dito sa salita ng Diyos, para matalino kasi nasabi sa inyo advance. May mga luko-luko dyan, hinihintay ka na magkamali. Pag-anak ka ng Diyos specially. Kaya sabi dito, but I will consider their testimonies. Nakita mo na nga ginawa kay David eh. Okay na uwi si David, nakakita lang ng ano, naliligo. Nasira na agad spirito niya, ang gandang bandang uli, pabagsak na si David noon. Gusto niyo ba yun? Eh, Solomon, lalo na Solomon. Wala nang tatalo sa umpisa pa lang, hari, matalino, may kingdom, malakas, ang bansa nila, hindi wala na. Okay, si David, si Solomon, hindi na maaaral to. Wala nang tatalo kay Solomon, eh, meron pa rin. Kaya, kung sino may testimony, pag sinabi sa bago, iwasan mo na yung dapat may iwasan. Sinabi na nga doon, eh. Pinipress na nga dito. And then, I have seen an end of all perfection, but my, but thy commandment is exceeding good. Tapos sila dito, ano yung sabihin mo? I have seen an end of all perfection. Sinabi dito, napakatalino ni David kung sino sabi. Pero kasi nakikita nyo niya, talagang kanina, sinasabi ko sa inyo. Ang mangyayari sa inyo, mga bata, mare, ay nandikod kayo sa Diyos, matapat, ilang taon, tuloy-tuloy, blessing yan. At yung mga na hindi maintindihan ng iba, maintindihan mo. Pwede pa yun? Yun lang nga siya sabi natin dito eh. At dagdag mo pa ibang bagay. For example, yung mga kaya kami sa pinapatingin ko yung ibang knowledge para ikumpala nyo ngayon. Diba? Katulad ni... Yung madalas kasi sabi nyo, si Bill Gates ko namin. Kaya maraming fans yan. Kaya nakatunayan nyo yung sarili nyo. Isa sa libutan lang. Okay? Ganun pala nun, ganun pala yun ang gagawin sa iyong pera, ganun gagawin sa knowledge mo, redevelop mo pa yan, tapos yung mga kapay na kontrolado mo, ganun galing, ganun pala nun, tanda. Sabi dito, but thy commandment is exceeding good. Ano yung good? Malawak! Yung pwede sabihin, successful ka lang sa isang bagay, sa pera, sa pamilya, maganda yan. Pero si Bill Gates, diba? Bigla meron, diba? Pansin niya. Salamat din, nangyari yun. Ano siya sabi ko, diba? Di-divorce siya ng asawa niya. Kung matino yan, hindi na mangyari yun. Wala ka nang hahanapin dun eh. At dahil may kalokohan din yan. Ang pagkita na sa inyo dahil, pagkita ko ulit. Alam nyo, hindi kayo kumanga dun. Ano siya sabi ko sa kanya? Nasa listahan po siya ni Epstein. Okay? Pumupunta yan sa island ni Epstein, alam nyo lang ha. Karubad-tubad doon, anong ginagawa niya. Parang alam nyo lang, iwasan nyo lang, yung pakarapin. Parang ano daw, yun nga, anong pinaka, ano mga yan, ang gusto niya talaga yung ano, ito pa, yung una, nag-umpisa yan sa kabastusan, yun ako na, adultery, tapos, hindi na kontento. Gagawa pa ng iba yan, yun, pabala na pabala, ganyan, maganda muli, mapakla na. Ang ginagawa ni Bill Gates sa island ni Epstein. Hulaan nyo. So yun, bakit siya dinivorce? So sa mata ng maraming tao, very successful Bill Gates. Very successful. Hindi lang pala yun ang, hindi lang pala yun ang, ano, I'm sure successful na isa, dalawang bagay, successful ka na sa lahat. Dahil ang salita ng Diyos, kaya pala niya, tinuro na din niya, maraming bagay tayo dapat, pwede na dapat iwasan. Hindi lang yung successful ganito, dito. So, malawak po yan. Kaya tayo ngayon, kaya yung sure, tataka, hindi tayo sa week tayo. So, hindi ka pala ubusan ang kawain ko dyan. Hindi ka nakamangha, hindi. Kasi ba, kinala ko niya. Pag kami lang magkasama, nagyan niya lang ako. Ano ang kwento niya? Hindi ko ugali na magkwento ng kwento lang. Walang kwenta. Pero pag nandito ako, wala. Hindi ko na sabi nga sa inyo, humahaba po yung listahan ko ng pending na gusto ko ituro sa inyo. Kaya huwag mo sobra sa 3 times a week kasi kulang na kulang pa rin. Amen. Malawak ang salita ng Diyos. At
tayo matatapos. Okay? This time, sobrang na pala ako ilang minutes. Pamilap yan. Ano yan? Oras na siguro yan. 1:30. 1:30, sakto. Yan yung ating... yung ating patience, alam niyo. Establish your rush, masamagat mo yan. Anyway, so this time po ay... tayo ay... nakain na. Sabi ba natin ating ano na yan, napaganda ng chapter na. Display, pakinaman. Salamat sa inyong mga salita again na tinataas namin ang inyong pangalan, bilang yung pangalan ng inyong salita. Dahil ito yung formang tuto, malalaman namin ang kalooban sa inyong mga salita. We pray na kayo po ay hindi na forsake ang ating assembly, mag-aaral, marapan niya, maraming bagay pa ano na programa sa aming church na lahat po ay geared towards even this Hebrew Panginoon, na mahalin namin ang salita Panginoon as in fact, totoo Panginoon, di take yung pangyumahal. So talagang mamahalin namin dahil nakita namin Panginoon na kayo dawila, even lahat niya ng bagay sa verse ng Lord, ang maraming bagay pa sa mga gawa. Ipitihan namin ito, especially mga bata Panginoon, you take advantage of your greatness Panginoon, yung kabutihan din, yung kayamanan, yung may matalimat sa inyo. Bigyan niyo sa sublight Panginoon sa God, God, at even personal na time namin, Panginoon. Hindi na kami pag-alam namin, hindi na malooban, hindi na iwasan na namin. At para mas marami kami time, Panginoon, sa mga bagay na mga kailangan sa mga kailangan sa mga kailangan. Ang kulo, di gano'n bawat isa, para sila sa mga ganda rin pagkain, Panginoon. Gusto niyo ang pagkain sa mga kalakasan. At for the rest of the day, Panginoon, yung mga Sabado, magpalaan din ang teaching the fellowship. Kaya, lang muna na-alis.